Sa lahat po ng nagtatanong kung kailan kami magbe-baby, sinasabi ko po lagi na kailangan kong ano, maging prepared. Honestly po, Tito, binubuo ko siya habang ginagawa namin yung soap. Kumpara sa mga nagawa ko before na prior to ano to taping, nabuo ko siya or nagtatanong-tanong ako kala Mike, kala Valerie kasi nahihirapan din po talaga akong humugot pagdating sa mga pag kami mga eksenang bata. So, ayun, ginagamit ko rin yung experiences ng mga tao sa paligid ko. Nung time na namin si 30, yung anak namin sa show, napakahusay na bata, si Ethan. Napakalaking tulong din for me maproseso ko yung mga eksena at maibigay ko kung yung hinihingi na. Yes, of course, sa papag-usapan namin. Pero sa lahat po ng nagtatanong kung kailan kami magbe-baby, sinasabi ko po lagi na kailangan kong ano, maging prepared physically, mentally, spiritually. Kasi ano rin, nakikita ko rin sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko, na hindi talaga madaling magkaroon ng anak. Di ba, Mike, Valerie? So, medyo pinaghahandaan pa po namin talaga. Parang pagdating ng araw na yon gusto ko na, or pagdating ng time na gusto na talaga namin mag-baby, settled na kami kasi ngayon parang madami pang kailangan ayusin, like we just started the business this February, last February. Tapos, ayun nga, nung time na ginagawa namin yung show, busy rin kami pareho. So, ayun, pinag-usapan na po namin, yes, yung kung ilan, siguro dalawa lang, ganyan. Pero hindi tayo makakasiguro, di ba? Minsan, kapag nagsaset tayo, minsan hindi rin natutuloy. So, pero ideally, dalawa po. Para hindi mahirap i-manage. Siguro, sa majority nung ano eh, nang parang itinatakal na dito yung invitation fertilization, siguro sa mga katulad ko, anak, clear ako, kaya din siguro parang nandun pa ako sa point na natatakot pa ako, honestly, you know, na magkaanak. Kasi iba-iba nga yung journey ng bawat babae, di ba? Pero I think ang advantage ngayon sa panahon natin ay napakaraming options, 'di ba? Nasa sayo na 'yon kung gagawin mo 'yung option na 'yon, pero hindi masamang mag-try ng iba't ibang paraan para magkaroon ng anak or matupad mo 'yung gusto mo, kasi may mga babae na talagang pangarap nila maging nanay, 'di ba? May mga babae naman na inaccept na nila na hindi sila magiging nanay. Pero yeah, I think ayun yung isa sa mga lessons, parang hindi lang sa mga audience, pero ako na-educate din ako through the show talaga.